Minsan kaming naniwala sa iyong sinasabi na dantay muling umasa na may mangyayari sa mga pangako at talumpati na ngayon lumalabo. Palakpakan po natin si Gabo Gabo. Lupa, sahod, trabaho at karapatan! Libangan! Para sa aming mga manggagawa, poor productivity o no productivity ang rehimeng Duterte. Sentrohan ko lamang po ang tatlong mahalagang isyu. Usapin ng kontraktorisasyon ng trabaho, usapin ng sahod, at usapin ng karapatan ng mga manggagawa. Sinasabi at pinangangalaglakan ng Department of Labor and Employment, 72,000 na po ang mga na-regular na kontraktwal. Nakikita po ba natin ito, mga sama? Hindi po natin nararamdaman, hindi po natin nakikita yung sinasabing 70,000 na yan na na-regular na mga kontraktwal. Kung magkatotoo man yan, napakalit po ang bilang na yan sa umihiral na 24.4 million na kontraktwal at iba pang mga fleksibleng pagawa sa ating bayan. Ipinangako ni Tinong Duterte na tatapusin niya ang kontraktualisasyon sa maraming pagkakataon sa mga sunod-sunod na Labor Summit at kung nakaraang May 1st. Ngunit hanggang ngayon, ay inabot na siya ng tikmahan sa Marawi. Ngunit mukhang nababalang pa rin ang magre-regularisa ng malaking bilang ng mga kapagawa. So, usapin ng sahod, sabi niya, ayaw niyang maagrabyado ang mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga probinsya, kaya dapat lamang magkaroon ng pambansang minimum na sahod. Ngunit meron bang itinaas o gumalaw ba ang sahod natin, mga kasama? Walang itinaas, walang paggalaw. Tapos, nananatili pa rin yung tinatawag na regionalization of wages sa ilalim ng RA 6727. Ito ang nagtatakda na habang lumalayo ang manggagawa sa Metro Manila, mababa na pababa ang antas ng kanyang sahod. Kaya nga, itong neoliberal na patakaran, dito kinataguyod ang mas pagbaba ng sahod ng mga manggagawa, kung kaya palaganap na ngayon ang pagpapatapad sa sinasabing two-tiered wage system. So, usapin po ng karapatan sa pagunyon o karapatan ng mga manggagawa. Alam po nyo, ngayong taon 2017, naglabas ang International Confederation o International Confederation of Labor ng kanilang statistics na ang mga manggagawa Pilipino ang ika-apat na pinakamasahol ang kalagayan sa 193 countries sa buong daigdig. Pang-apat po, dinaig pa natin ang Colombia dahil ang Colombia ay panghira. Pinatutunayan lamang na sa usapin na sahod, trabaho at karapatan ay walang ganap na pagbabago nangyari dito sa ating bayan. Hanggang na nanatili ang imperialistang posisyon ng mga neoliberal na patakaran ng gobyerno Duterte ay hindi magkakaroon ng tunay na pagpikit ang ating ekonomiya. Patuloy ng hirap ang sambayanan at mga karalitang mga mamamayan. Kaya mahalaga ang asportahan natin, halaga na lang na pisko yung isaan, mahalaga ang dalawang isyo na pinatalakay dito ang pagkakaroon ng tunay na reforma sa lupa at ang pambansang industrialisasyon. Kaya mahalaga po na ang pagbabago dapat kantin sa ating tuloy-tuloy na pagkilos. Hindi natin maasahan ang mga imperialista, hindi natin maasahan ang mga komprador at mga burokrata na magtatakuyod sa tunay na pagbabago sa ating bayan sapagkat nakikinabang sila at nagtatampisaw sila ngayon sa yaman. Laging ang pagkakaisa ng lahat ng mga manggagawa na magsasaka ng karalita at iba pang pinagsasamantalang mamamayan ang tiyak na magbabago sa ating kalagayan at pagkantin ang tunay na kalayaan at demokrasya sa ating bayan. Makikinig lamang si Duterte kapag nakita maraming mga mamamayan ang nagpo-protesta sa lansangan kung kaya gusto kong ulitin at sa darating na Hulyo 24, iyakin po natin na malaking bilang ng mga manggagawa, ng mga magsasaka at iba pang sektor
ang ating lipunan ng pagpamatsa patungong batasan upang isigaw imperialismo, ibagsak feudalismo, ibagsak burokrata kapitalismo, ibagsak. Buhay manggagawa, kasama ng manggagawa sa pagtataguyod ng tunay na unionismo. Buhay manggagawa.